Kumusta? 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 Welcome naman sa isang episode ng Pinoy Toy Views. Bago lahat, isa muna matinding shoutout sa GMA Entertainment dahil ina-acknowledge nila yung vlog natin, yung Pinoy Toy Reviews vlog. Bigay ko yung link sa baba pero ngayon tingnan muna natin yung kung ano yung article na sinulat nila. Sinulat nila to January 6, 2020 by Mara Ruiz. Thank you. Basahin ko lang yung bahagya kung ano yung sinulat nila. Netizens compare scenes from Voltes 5 Legacy teaser and original anime. So, GMA dropped the surprise teaser for Voltes 5 Legacy, a live-action adaptation of iconic anime Voltes 5 during the new year. The teaser was met positively as netizens sang praises for the excellent quality of the CGI or computer-generated imagery. The YouTube blog Pinoy Toy Reviews compared scenes from the teaser and scenes found in the original anime. He called the new design of the Voltes 5 robot as well as the places like Camp Big Falcon interesting and modern. So yan mga friends, kinakita niyo naman. Acknowledge yung vlog natin. Thank you GMA, thank you. Baka naman, Anyway, thank you GMA. So moving forward, sa issue pa rin ng Voltes 5. Siyempre, hot na hot yung topic ng Voltes 5. So, very viral siya ngayon. Kaya, ang daming naglalabas ang mga image sa internet. At isa na nga dito, yung fan art na nakita. Very interesting. Ano naman ako, interesting and modern. Kasi nga, yun yung nakikita kong angkop sa pagkaka-describe. Pero maganda yung pagkakaguhit niya dito. Hindi ko alam kung ito ay isang legit na image or siguro nga fan art lang kasi wala namang official statement from the creators or ng live adaptation Voltes 5. So baka fan art lang to pero ang ganda. Tingnan nyo. Now, ito yung nakita kong fan art sa internet na medyo kahawig talaga. Kung sa unang tingin mo lang, medyo kahawig niya talaga yung nilabas na teaser ng GMA 7. Pero kapag sinuri mo maiki from yung head all the way down, medyo maraming pagkakaiba. Pero close resemblance siya. Maganda yung pagkakagawa nito. Now, judging from the head, merong nakapagsabi na yung fan art nga nito more similar sa RX-93 NU or New Gundam. Kasi yung, kung papansin mo, yung sa side ng head niya, yung vent, kaparehas ng design ng RX-93. Siguro, yung gumawa ng fan art na to, itong Voltes 5 fan art, kinuha niya yung design ng Gundam, RX-93 Gundam. Pero maganda naman ang pagkakagawa niya. Tapos kung ikukumpara mo naman yung chest part niya, medyo may pagkakahawig doon sa ginawang doon sa nakita nating live trailer ng GMA 7. Pati dito sa may kanyang parang abs, may pagkakahawig ng konti. Pero pagdating dito sa belt niya, ayun, medyo na iba na dun. Pagdating naman sa baba, medyo doon na nagkatalo yung Volt Lander. Medyo nagkaiba ng konti. Pero may similarities pa rin eh. Kaya kung tutusin, kala mo talaga sa unang tingin, talagang ito na yung official look ni Voltes 5. Pero sana magbago rin. No? Sana maiba pa yung design na hindi na ko naman sinasabing hindi maganda yung design ng GMA 7 yung nakita natin sa trailer. Pero sana mabago nila kasi kung ikukumpara mo dun sa maraming nagkumpara kasi lalong-lalo na ako nung una ko nakita yung teaser ng GMA 7 is maraming nagkumpara sa number 1 sa Pacific Rim
And then sa Transformers na si Optimus Prime. Pero kung papansin ninyo, si Optimus Prime ay maraming naging versions ng Michael Bay Optimus Prime version. Una yung lumabas yung Transformers Movie 1, medyo kakaiba talaga yung design niya doon. Tapos nag-evolve na kung ano-ano itsura niya hanggang sa naging nagmukhang parang medieval robot knight si Optimus Prime na medyo lumayo na lang yung concept niya, naiba niya. Siguro dahil sa story, I don't know. Pero nung bandang huli, yung Bumblebee movie, dun medyo lumapit na yung design ni Optimus Prime sa G1 version niya. Kaya dun medyo maraming natuwang fans sa ginawang move ng mga CGI artist ni Michael Bay. At siguro nag-decide na rin sila na it's about time na makinig sila sa mga fans kung ano yung gusto nila. Now, we don't know kung ito nga yung gagawin ng GMA ng kanilang ng mga 3D artist team nila. Hindi ko alam kung ito yon or malay natin, baka gawa na, or malay natin, eventually babaguhin nila ng konti, titweak nila ng konti from here and there. Yun ang maganda nating abangan. So in terms of Voltage 5 design pa rin, syempre, kayo yung maghuhusga kung ano yung mas gusto nyo, yung modern ba or yung classic. Comment kayo sa baba kung ano yung idea nyo. Pero ako, sa akin, my opinion, I still prefer, dahil alam nyo naman, old school tayo, titos tayo. So I still prefer the classic design of Voltage 5, yung medyo boxy, yung box type, cornered, hard corner, yung mga ganon. Gusto ko yung artwork pa rin ng original Voltage 5 kasi yun yung kinalakihan natin. Pero very welcoming naman itong bagong design ni Voltage 5. So yan ang kabang-abang na yung magandang abangan. Pero very welcome naman itong bagong design ni Voltage 5. Malay natin na magkaroon pa sila ng mga merch na ilalabas dito sa bagong Voltage 5. Yan ang dapat nating abangan mga fans. Well, on the issue of the story, marami pa ding mga fans na nag-aalala dahil daw baka masira ang kanilang mga childhood. Dahil daw baka maging super melodrama ang bagong Voltage 5 live adaptation. Baka pasukan nila ng mga sampalan, iyakan at kung ano-ano pa. Pero kung papansin ninyo yung lumang story ng Voltage 5, mayroong mga na-touch na light moments, mga light drama kung sasabihin natin, dahil very tragic yung story, yung original story ng Voltage 5. Kaya naman hindi rin maiiwasan talaga na magkaroon ng konting, siguro mga konting pitik ng kadramahan yung ibibigay ng GMA 7. Hindi natin alam kung ano, kung heavy drama talaga. Yun yung mga di natin masasabi sa ngayon. So abangan na lang natin yan. So, sa mga cast naman, hindi pa rin, wala pa rin na ilalabas na official names ang network. Maraming bulong-bulungan, maraming mga speculations, pero as of now, wala pa rin ako nababasa or wala pa rin ako naririnig. So, maganda. Maganda yung speculations, maganda yung mga suggestions and everything. At least nagiging, you know, pinag-uusapan lalo yung bagong live adaptation. Nagiging interesting lalo yung usapan dahil nga hindi nila alam. Surprise. Ganito. Hindi nila alam kung sino yung lalabas. Pero maraming natutuwa na yung mga bet nila kung sino yung mga artistang gusto nila. Pero like what I said, let's leave it, yung decision, let's leave it to GMA or yung kung sino man yung director or yung casting crew, we don't know. Let's leave it a mystery as of now. So, eto, binalikan ko ulit yung petition sa change.org. No to Philippine live action Voltage 5. So far, as of this date, January 15, 188 ang nag-signed. So,
Di pa rin, wala pa rin sa 200 yung kailangang signatures. So, siguro, mas marami yung may gusto kaysa yung ayaw. Yun lang yun. I'm not promoting it, pero sinilip ko lang ulit yung update. And it's a good thing, at least positive yung karamihan. Or hindi natin alam, baka kukunti lang din na nakakaalam nitong change.org. Pero ilang beses ko na rin itong sinabi sa vlog ko. Pero I think majority naman ng mga tao, I think they want to give GMA a chance. Gusto syempre excited din sila kung ano yung i-offer ng GMA sa kanila. Lalo na't bago to, live action, may mga tao talaga na nag-acting at may mga CGI effects. So in terms of dates, wala pa rin concrete announcement na nilalabas ang GMA 7. Wala pa silang official pahayag. Meron nagsabi, may mga tweets, 2021 pa daw. So, mga isang taon pa ang paghihintay. Well, siguro talagang pinagaganda nila to para naman hindi sila mapahiya sa mga fans ni Voltes 5. Dahil maraming ang, alam nyo na, maraming mga hindi naniniwala sa kakayahan ng GMA na bigyan ng justice ang bagong live adaptation ng Voltes 5. Maraming nga dyan nagsasabi na baka daw masira ang kanilang childhood superhero robot. Baka sirain daw ng GMA ang bagong labas nila ang Voltes 5 Legacy. Sana hindi naman, sana hindi naman, sana wag naman. Let's give GMA a chance and let's find out kung kailan nga magbo-book in ulit ang Voltes 5 sa TV. So abangan natin yan. On that note, salamat sa panonood at kung hindi pa kayo nagsasubscribe ay mag-subscribe lang sa channel ko para updated kayo sa mga uploads ko. Hanggang sa muli, ito po si Mike para sa Pinong Toy Reviews.